Ito ang tipo kong lechon kawali. May lambot at juicy ang loob, pero sobrang crispy ang balat. Ang tawag ko dito ay Super Crispy Lechon Kawali. Excited na ba kayong malaman kung paano gawin ito? Ito yung mga listahan ng ingredients na gagamitin natin. Gawin na natin itong ating Super Crispy Lechon Kawali. Magpapainit lang ako ng tubig dito dahil ang una nating gagawin ay kailangan nating pakuluan yung ating liyampo. Ngayong mainit na yung tubig, ilalagay lang natin dito yung bay leaves o yung pinutuyong dahon ng laurel. Diretso na natin dito. Nakakatulong ito para magpabango dun sa ating lulutuin. Pagkatapos, lalagyan na rin natin ito ng buong paminta. Yan. At ngayon, ilalagay na natin dito yung liyampo. Ito na yung liyampo. Ayan. At buong liyampo ang gamit ko dito. Sasabihin ko sa inyo mamaya kung bakit. Hintayin lang natin na kumulo uli yung tubig at pagkatapos, tatakpan lang natin ito. Makalipas ng ilang minuto ng pagpapakulo, ibabaliktad ko lang ito. Nang sa ganun ay maging even yung pagpapakulo natin para yung balat naman mapakuluan nating mabuti. Mas makakatulong ito para maging crispy mamaya itong ating lechon kawali. Dahan-dahan lang. Iikot lang natin. At tatakpan natin uli. Itutuloy natin yung pagpapakulo dito hanggang sa tuloy ng lumambot itong karne ng baboy. Pagkatapos, tatanggalin lang natin ito dito sa ating cooking pot. Ilalagay lang muna natin ito sa isang regular na plate. At pabayaan lang muna natin mag-cool down yung temperature nito. Kapag nag-cool down na yung temperature at kaya na natin i-handle, kukuha lang tayo ng asin at aasinan lang natin ito. Unahin muna natin yung balat at irarab lang natin. Siguraduhin natin mabuti na madistribute yung asin. Ito yung magpapalasa dito sa ating lechon kawali. Babalik tarin lang natin para yung kabilang side naman. Itutuloy natin yung pag-rub, pati yung mga gilid, idadami na rin natin. At pagkatapos nito, papabayaan lang natin ito ng ilang minuto, nang sa ganun ay ma-absorb ng pork yung asin. Ngayon naman, iprito na natin yung pork belly. Kumuha lang ako ng mantika at nilagay ko na dito sa cooking pot. Ininit ko na ito. Kapag mainit na yung mantika, dahan-dahan natin ilalagay dito yung pork belly o yung liyampo. Nang sa ganun ay maprito na natin ito at maging crispy na. Ngayon, tama-tama ng init na mantika. Ipiprito na natin dito yung ating pork liyampo o yung ating pork belly. Ilalagay ko yung side ng may balat sa ilalim. Ayan. At maglalagay lang ako agad dito ng splatter screen. Sa ganun, meron tayong konting protection sa transik ng mantika. Lulutuin lang natin ito ng ilang minuto. Ngayon naman, ibabaliktad naman natin ito para yung kabilang side yung maluto. Malalaman na natin na luto yung isang side kapag hindi na natin naririnig yung malakas na tilamsik ng mantika. Siyempre, iba yung pag-iingat na rin yung kailangan natin dito. Ayan guys, pansin ninyo? Medyo luto na yung isang side, pero hindi natin ito lulutuin ng tuluyan. Ang ginagawa ko dito, partially ko munang niluluto yung bahagi ng may balat. Pagkatapos, iluluto naman natin yung kabilang side. At pagkatapos nito, tatanggalin muna natin dito sa cooking pot itong ating pork liyampo. At papabayaan muna natin mag-rest ng ilang minuto. Dalawang beses natin itong ipiprito nung sa ganon, mas lumutong ito.
makalipas ng ilang minuto, tatanggalin muna natin tong ating liampo dito. At ilalagay muna natin sa isang plate. Ipaparest muna natin ito. Ayan, makikita ninyo yung isang side, luto na. So, alagay ko muna ito dito sa isang plato. Naglagay lang ako dito ng grates nang sa ganun ay tumulo yung mantika. Ayan. At ipaparest lang muna natin ito dito ng ilang minuto. Ngayon, ready na tayo para iprito ulit itong ating lechon kawali. Para mas lumutong palalo ito. Ibabalik ko na ito dito sa ating lutuan. At yung side na lulutuin natin ngayon, itong side lang ng balat. Niluluto natin dito yung side lang na may balat dahil ito yung gusto nating lumutong ng sobra. At kanina nabanggit ko kung bakit malaki yung hiwa natin dito ng liampo. Kahit na gusto nating maka-achieve ng super crispy na lechon kawali, syempre dapat yung loob nito hindi ganun ka-crispy, dapat malambot pa rin. Kaya malaki yung ginagamit nating slab dito o hiwa ng pork belly. Nang sa ganun, magiging crispy lang yung labas nito. Pero yung loob may iwan pa rin ng malambot at juicy. Kapag hiniwa natin kasi ito yung parang sa liampo, yung maninipis na peraso, at ipinirito natin ng ganito, magiging crispy nga yun. Pero pati yung laman, magiging crispy rin. Nasa sa inyo kung gusto ninyo maging crispy yung laman. Ang gusto natin mangyari dito, crispy yung balat, pero yung loob, medyo malambot pa rin at juicy. Ngayon guys, ready ready na to. Pwede na natin tanggalin dito sa ating cooking pot, itong ating lechon kawali. Napakalutong na nito sa lagay na to. Dahan-dahan lang. Ayan. Pansin nyo, no? Malutong na tong balat at ready na. Ilalagay ko ulit ito dun sa plato na merong grate. At papatuloyin lang natin yung mantika dito. At pagkatapos, ipapabayaan lang natin mag-cool down yung temperature. Once na nag-cool down na yung temperature, pwede na natin itong i-chop. Ngayon, makaraan ng ilang minuto, medyo nag-cool down na yung temperature nitong lechon kawali. Ipapakita ko lang sa inyo kung gaano ka-crispy ito bago natin hiwain. Naririnig nyo may tunog na yan? Ganyan kalutong yung balat nitong ating super crispy lechon kawali. Pwedeng-pwede natin itong iserve kasama ang lechon sauce o pwede rin sausawa ng maanghang na suka na may konting toyo at bawang. Ngayon naman, hihiwain ko na to. Tunog pa lang, oh. Napakalutong na, di ba? Ayan. Makita ninyo yung sinasabi ko kanina. Yung labas niya, napakalutong, pero yung loob, malambot at juicy pa. Ayan, oh. Medyo mainit pa yung loob, pero tama-tama lang to. Kaya nating i-handle. Pagkatapos nito, hihiwain pa natin ito ng maliliit na peraso. At iserve na natin to kasama ang paborito nating sauce. Para sa kumpletong recipe, bisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. Maraming salamat sa pagnood nitong video. At kung hindi pa kayo nagsasubscribe, sana mag-subscribe kayo dito sa ating YouTube channel. Ito na ang ating Super Crispy Lechon Kawali.